So ayan guys, ito, napadpad na tayo ngayon dito sa mga lumang bahay. So ito kumain. Ayan, mga lumang bahay, di ba? Oh. Di ba yan? Papakita natin. Ata yung munisipyo nila dito. So, ito. Ay, ano ba ito nasa gilid? Ito. Di ba? Then, ito. Ito yung munisipyo ata nila. Di ba? White na white. Nilalakad-lakad natin tong maliit na town na to kasi tinitignan natin yung mga lumang ano, lumang establishment dito. So ito, dito nga pala dito tayo sa ano, left side. So yung luma, yan yung mga nasa ano natin. Luma, ito hindi to luma nga tong isang to. Yan yung ano, yan yung isa sa mga nandun o. Oh. Yung isa sa mga dapat daw punta yung Casa G. Ay, Cafe G, Cafe G. So ba, patatadaan tayo? Pag ano ka, ano ka. Ito yung isa doon sa mga dapat punta. Sige, try natin yan. At bihira so lang guys, din makapunta dito. So ito, ano daw, isa kasi ito doon sa mga kailangan daw puntahan. According doon sa website na nakita ko nung bago kami punta dito. So, ngayon, itatry namin kung ano yung nasa loob. So yun guys, no, habang nag-iikot kami dito sa ano, sa Taal Heritage Town, syempre, unang-una tinignan namin yung ano, in-explore namin yung Minor Basilica, yung pinakamalaking church daw dito sa ano, sa Asia. Tapos, syempre yung mga nababasa namin na ano, na vlog din, and yung mga parang ano, documentary, tsaka yung travel vlogs, yun. Na-feature itong ano, kung nasaan kami ngayon. Cafe G. Ito yung Cafe G dito sa Taal Heritage Town. So sabi nila, maganda daw talaga dito guys. So, nung nakita namin guys, nung dumadaan lang kami, nakita namin lang na may Cafe G. So, naalala ko bigla, yun pala yung na-feature na ano, parang sumisikat. Tapos nung ano, nung pagpasok namin guys, ayun, amazed na siya guys. So, sobrang cute, sobrang... Maganda talaga, promise. Hmm. Walang halong pang-echo, pang-kasarot. So yun guys, ang maganda talaga siya. Then, yung ano nga, parang may tatlong parts eh. Yung una, parang yung cafe nila. Mm-mm. Tapos yung pangalawa part sa medyo looban, parang bar. Yun yung etong sa may labas dyan. Sa likod namin. Tapos yung ano niyan, meron pa siya sa taas, may second floor pa siya. So yung hindi nga lang tayo nakapunta sa second floor kasi under maintenance daw. So,
hindi muna tayo pwede doon ngayon. Tapos, itong sa labas pa, sa pinakalabas, may nakikita yun sa gilid, di ba? May pool. Yes, ayun. So, parang kumpletong-kumpleto talaga dito. Tapos, pwede ka mag-relax. May nakita rin ako dito, para siyang garden. Oo nga, no? So, ngayon guys, ang gagawin natin guys, i-feature natin yung ano na to, yung... Actually, hindi pa kami humingi ng permission na dun sa mga tao sa store. Pero, i-feature natin to guys, i-feature natin to. So, isa-isay natin yung parts ng ano na to, ng... Hindi ko alam kung ano ba talaga ito, kung cafe ba to, kung resto, or inuma, or siguro halo-halo bar, na. Basta halo-halong concept. Tapos, ipapakita namin sa inyo guys kung ano yung meron dito. Tapos, hopefully, hindi tayo pigilan nung nasa loob, yung mga stuff. Then, syempre, kailangan din nating umorder. Truth, hindi pwedeng nakipasok ka lang dito para mag-vlog or mag-picture, diba? Yun. So, order din. So, okay. Yun. Papakita na namin! Okay. So, unahin na lang muna natin tong sa garden area. Parang garden siya. Pwede kaya pumasok dito? I think iba na siya. Iba na ata yung may-ari nito? Order muna kami kasi wala pa kaming na-order. So, yun. Ito. Ano nga, maganda ng area. Kasi ito yung bar. Yun yung bar. Diba? Yun yung bar dito. Tapos, yun. Ito yung papunta sa second floor. Which is hindi tayo makakapunta kasi under maintenance pa. Kuya, okay lang ba? Eh, medyo naganda kasi kami sa area, kaya finisher na lang ako. Ano po yun? Actually, nagwa-vlog kasi kami, tapos nadaanan lang namin. Then, yun. Okay lang ba? Actually, ano kasi ito eh, isa talaga sa mga pupuntahan namin kasi yun nga yung nakalista dun sa mga ano namin, sa mga list. So, nagulat lang kami, ganito pala kaganda dito. Thank you. So yun, pumayag naman sila. Mami, pumayag naman sila na mag-video tayo, okay lang daw. Yay! So guys, ito yung ano. Ayan ba? Ayan, hindi ba po siya nakaka-order? Masyado kasi madami yung listahan. Ay, yung menu pala. Madaming ano siya. Madami siya. So yun guys, hindi pa tayo nakaka-order. Pagpili muna tayo. Ayan nga yun. So yan guys, medyo against the light tayo, medyo konting ganun. So ngayon guys, dumadami na yung tao sa loob, pero ang gagawin natin, order pa lang naman kasi kami, so wala pa kaming na-order. Madami kasing pinagpipilian eh, so yun,
hopefully makapili na tayo guys kasi hinihintay na din naman nila. And baka gabihin tayo dito. So yun, pipili muna tayo ng order guys. Baked macaroni, gusto ko sa'yo. Then nature cake. Smoothie ka lang ba? Tsaka ano, baked macaroni. Yan guys! Sobrang... kasi minsan kasi mahilig din ako sa mga cafeteria, ganun. Pero yung experience dito, pero hindi pa naman nakakakain, di ba? Pero yung makita ko lang kung ano yung nasa loob niya, sobrang... ang cute, ang ganda. Kasi iba-iba yung ano niya eh. May iba-ibang category yung place niya dito. Isang place lang, iba-iba siyang category. So sobrang ano siya, ang cute lang talaga ng ano, ambience niya, nakaka-relax. And for sure, sa mga taong mahilig mag-picture, mga mag-post sa social media, Instagram, Facebook, sobrang sulit pumunta dito dahil sobrang daming ang daming spot na pwede kang makapag-selfie, makapag-picture talaga. So, ayun. Mamaya itatayo din natin kung kumusta naman yung foods and drinks nila. So, ayun. So, hanggang ngayon guys, wala pa ako napipili sa order. Kasi yun na nakikita nyo, sobrang dami. So, pag sobrang dami niya, medyo mas mahirap na talagang pumili. So, iniisip ko pa kung ano ba, meal or merienda lang, parang ganun. So, actually, nag-iisip ako kung parang cake na lang. So ako, nag-decide ako, baked macaroni tsaka mango smoothie. Yun yung order ko na lang. Merienda. So yun sa akin. Yan guys, so nag-decide na lang kami na dito kami sa labas. Yung area dito sa labas kasi kung dun sa loob, dumadami na kasi yung mga tao. So hindi kami makapag-vlog ng maayos kung dun kasi maingay na siya, dumadami na. So nag-decide kami na dito na lang kami sa area na to. And yun, nakaka-relax naman kasi yun sa part dyan, may swimming pool, diba? Tapos dito sa part na to, sa labas, kami pa lang yung nandito. So yun. So ayun guys. Ngayon ko, nalaman ko kay ate na 4 years na rin pala tong restaurant na to or cafeteria na to. So ibig sabihin siguro maganda naman siya and marami talaga pumupunta kasi umabot din siya ng 4 years, 'di ba? And yun nga, sabi nga namin kanina na feature na din siya sa ibang mga vlogs na ayun, na maganda nga daw napuntahan dito sa Taal. So yun. Kaya nag-decide din kami na pumunta din dito and syempre ma-try din kasi bihira din naman makapunta dito sa lugar na to. So yun guys, medyo kakatapos lang namin umorder. And medyo nahirapan talaga umorder kasi ang dami talaga ng choices. So ang laki niya, tapos puno-puno pa ng choices. So yun, kaya medyo nahirapan talaga ako. And ano in order? Nakalimutan ko na, basta parang ano, smoothie din ata yung in order ko. Tapos yung sa pricing naman guys, yung sa pricing naman dito, parang ano lang. Parang mas mataas siya ng konti kaysa compared sa ibang ano, parang ganitong ano niya na. Cafeteria. Parang yung mga cake nila kung sa iba is nasa 90 pesos, 100, dito 130. Ganun sa kahit sa store. Ay, ganun ba? Hindi ko kasi alam eh. Sa mga ano. Oh, so yun. So halos same lang din pala siya. Mga coffee shop. Ganun diba, yung mga cakes naman doon, 130, ganun. Tapos yung mga drinks, 100 plus din. So dito, parang ganun din, 130 plus yung mga foods, tapos yung inumin din nila, ganun din. So yun guys, So tumutunog na yung kampana ng simbahan, kasi yung simbahan is nasa likod lang dito. Yung napakalaking simbahan. Oo. Na inano natin kanina. So yun, may lalapit dito na ano, staff, nahihiya siya. Kasi alam mo naman, mga sikat na tayo. Okay lang ba? Pwede ba dito? Ay, pupunasan mo ba?
Okay lang sana sa amin kahit ganyan na lang eh. Ganda naman ni ate. Eh, parang gaganda nyo dyan sa loob. Ano yun, may requirement ba dyan ano? O wala naman, nagkataon lang. Anong name mo ato? Student ka pa ba? Student ka pala? Ah, ganun. Mukha kang ano eh, mga below 18 pala. Management. Ah, ganun. Ang bata mong tignan. So ayun, nang bola mo na tayo ng konti. Bola muna tayo ng konti. Tapos, syempre, mamaya, kita mo, patawa-tawa siya umalis. And then, ayan na guys, to. Andito yung order natin, tsaka yung cake. Yun, no? Kasi nakalimutan ko, guys. In-advance nga pala namin yung birthday niya na dapat bukas. Thank you, ate, ha? So, yun. Thank you very much. So, yan. Andyan na yun. Ito lang yung cake niya kasi lumabas kami ngayon. Ito lang yung nakayanan natin. Actually, hindi siya na-surprise kasi kanina. Walang sinde. Kanina kasi, kinausap ko si ate dun sa loob. Sabi ko, order ako ng cake tapos dapat may ano, yung pang candle. Tapos sabi niya, oo daw, okay naman siya. Tapos nung dumating dito si ate kanina, walang sinde yung candle. Basta nilagay niya lang dito. So yan. Na. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ay, namatay. Ano ba yan? Anak? Fail naman. Kaya papasingan ko ulit. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear LJ. Happy birthday to you. Blow na. Pwedeng wish muna. Wish muna pala. Yay! Happy birthday! Thank Happy birthday! You. Surprise na surprise siya. Thank you. Happy birthday, mommy. Thank you. Sobrang na surprise siya, guys. Sobrang na surprise siya. Sobrang na surprise talaga siya, guys. Umiiyak na nga siya guys, sobrang pagka-surprise niya. Patayo bigla dito sa ano sa loob. Kasi biglang umambon. Sayang, ang ganda pa naman ng pwesto natin nung solong-solo natin yung dun sa may pool. Papakita natin na dinadayo talaga yung lugar na to. Kita nyo naman guys. Ang dami ng tao sa loob. Yung tao. Maganda yung service, okay yung food. Yun, maganda yung place, mga cute. Kaya naman talagang ano, madami talagang tao. Even nung pumasok pa lang kami dito, madaming tao na. Tapos may mga pumasok pa. Tapos kahit may mga umalis na may mga pumasok pa din ulit. So, mabenta talaga to sa panlasa ng mga Pinoy dito. Etong, di ba mahilig kasi ako sa mga spaghetti or sa mga Bake Mac. Masarap. Sabi, tsaka ano, ang ganda kasi ng presentation, di ba? Nakita nyo naman kanina, ang ganda ng pagkagawa nila. What's this? Olive? Ewan ko. Tsaka guys, so, parang ano, unang tingin nyo pa lang, makulay talaga siya. So parang hindi talaga siya tinipid. Kasi yung iba, maputla. Yung iba kasi maputla yung kulay. So ito maganda talagang tingnan. Masarap. Tapos may kasama siyang garlic bread. Sige, akin na to kasi favorite ko to eh. Garlic bread, favorite ko. Ginagawa ko lang dati sa bahay to eh. Garlic bread. Sarap. Ingit kayo, ingit. Ito lang yung kakainin natin, no? Kasi kakakain pa lang namin yung sa Villa Jovita. Villa Jovita. Actually, kanina, nung nag-iikot kami sa Minor Basilica, pagkatapos namin, no, wala naman akong plano ng ano,
hanapin pa yung Cafe G kasi para sabi ko baka gabihin kami. Wala na akong planong hanapin to, kaya lang malapit lang pala siya. Nung naglalakad kami kanina, nung iniikot lang namin yung maliit na ano, yung parang mga lumang bahay, nakita ko siya kaagad, Cafe G. Masay ko, ay, ito yung dapat na pupuntahan natin. So, kaya ano, inaya ko siya kaagad na pumasok dito sa'yo. So, yun, thankful naman kami dahil ano, dahil nakita namin, dahil sobrang satisfied talaga kami. Palit na lang tayo. Ang sarap na. Lahat ng meron dito guys, masarap. So, yun, kita nyo pa lang sa presentation pa lang, satisfied na ako. Recommended to guys sa inyo. So, kung pupunta kayo ng Batangas, hindi ko alam kung part pa to ng Lemery, pero tatanong ko na lang pala sa kanila kung ano to. Kaya ano ba yung nakalagay dyan? Okay. Agoncillo eh. Agoncillo Street yun eh. Iba yata yun eh. Mamaya tatanong ko dun kay kuya kung ano yung exactong place na to. Ay, pero Taal nakalagay eh, di ba? Yung ano nila, munisipyo Taal nakalagay. So, town to ng ano, Taal. I think, oh, ito na yung kinalabasan. O boss. Kainin natin yung cake mo. Tikman mo na ba? Masarap. Ito yung mga gusto kong ano, cake. Yung hindi masyadong malasa, na yung soba. Ito lang. Ako kasi may mahilig ako sa cake, diba? Sa mga sweets. So, eto, masabi ko, hindi siya matabang. Hindi rin siya sobrang matamis. Sakto lang. Yun, saktong-sakto. And, sarap. Malasang-malasa. Sapa, guys. Pepero! Ano ba? Pretzel lang yun eh. So guys, ano, pag napunta kayo dito sa Lemery, Batangas, yun, huwag niyong kalimutan dalawin din itong ano, Cafe G sa Taal Heritage Town. Mag-enjoy kayo dito guys. Sulit na sulit. May disco kayo sa dyan. Ganun. Check it, pwede. Hindi din. Naku. May problema tayo. So, yun guys. Thank you, Cafe G, sa magandang experience na experience. Ano daw? So, thank you sa food na masarap, sa drinks, and syempre yung surroundings, yung ambience. Yung area. Maganda dito guys. Recommended namin na pumunta kayo dito. Kapag naligaw kayo sa Lemery, Batangas. I think hindi na pala sa Lemery. Sa Taal pala itong Taal. So, yun, pag napadpad kayo sa Taal guys, huwag niyong kalimutan na bumisita dito dahil sulit na sulit talaga. So, yun lang guys. Bye! Bye.